Hello mga kabaryo, magandang araw po sa inyo. So sa episode na to, ipapakita po natin yung last day ng harvest natin sa aming farm sa Barrio Bantog, Alicia Isabela. So ang harvest na nating farm natin ngayon ay yung Abagatan Area 1. Dito po nakalocate yung bahay kubo natin na may electricity and water supply na doon dito. And then dito po located yung warehouse natin and yung dryer natin. So aside from this, harvestan na rin po natin yung farm natin sa Daya Area 1. So ayan po mga kabaryo, dumating na po yung rice reaper or harvester na hinire natin. Usually sa Tagalog, tinatawag po nila itong halimaw. Yung area po ng farm na to is about 1.1 hectares. But since dito po natin nilagay yung kubo natin, and then we provided spaces para doon sa mga fruit bearing trees natin sa harapan, and also dito po yung location ng warehouse natin and sun dryer, also meron po din po tayo mga gardenan dito ng mga vegetables sa bandang gitna. So ang effective na natatamnan po natin ng rice dito is about 0.7 hectares. So ayan po mga kabaryo, so bukod sa dryer natin dito sa Bagatan Area 1, yung mga ibang harvest po natin ay pinadry natin sa baryo. So dumating na po sila and then i-imbak na lang po natin dito sa warehouse natin. So ayan po mga kabaryo, so inuumpisa na po nila mag-reaper o mag-harvest ng palaya natin dito sa Abagatan Area 1. So ang tinanim po natin dito sa farm na to is SL8 hybrid rice variety. Thank you.
sinubukas natin. Ang tinanim po natin dito is SL8 hybrid rice. So, ayan na po yung mga Karyada Boys. Sila po yung mga nagkakarga ng palay natin from the rice paddy to the nearest accessible road. So, meron pong trailer or carrier na hila-hila po ng karabaw. And then sa carrier na yon, doon po kinakarga yung mga palay. For hire din po or contracted din po yung mga karyada na yan. So ang rate po nyan is based sa number of cabans na makakarry nila from the rice paddy to the road. So per piece po ng kaban na makakarga nila. So, and yung rate po is depende sa layo ng farm o rice paddy na pinanggalingan na harvest na palay up to the road. Usually po from mag-range po yung rate na yan from 5 pesos per kaban up to 10 to 20 pesos per kaban, depende po sa kalayo niyan. So ayan po mga kabaryo, so after makarga yung mga na-harvest na palay from the rice paddy to the nearest accessible road,
ikakarga naman po natin yung palay natin from this point o this area papunta po doon sa may dryer natin and warehouse para mapabilad siya sa inuman. And then madala natin sa warehouse natin. So ayan po mga kabaryo, so nadala na po natin yung harvested palay natin dito sa warehouse and ready for drying na po siya. So pagdating dito, ipapadry natin ng 1 to 2 days and after that, ilalagay na po natin sa ating warehouse doon sa Abagatan Area 1. So ito na po yung mga dried na palay natin and nilo-load natin na po sa ating warehouse. Ito na rin po yung mga na dry natin na hinanin natin na palay dito sa Abagatan Area 1 na binubukid ng ating tenant na si Winnie. Yung nga pong inanin natin sa bukid na sinasakan ni Winnie ng area is 0.7 hectares is 78 cabans po. While yung binubukid po ni Manong Lito na may area po na 1.6 hectares po ay umani po ito ng 219 cabans. Gross po yung mga sinasabi kong figures. Thank you.
Ito na po yung mga kabaryo, yung mga harvest natin sa dry season cropping natin ngayon. So, bukod po rito yung naibenta natin last time sa merkado na sariwa na mga about 200 kabans. So, ang overall na naani po natin ngayon, ngayong dry season is about 1,200 kabans. Gross po siya. So, ibabawas pa po natin yung mga gastusin natin doon, yung mga inputs natin, fertilizer, yung binhi natin, and then yung magkano yung pa-gasolina, pa-fuel, and yung mga ibang labor pa po. Also, yung porsyento po ng ating tenant. Binabawas po pa rin po natin dito. And then, some yung mga ibang may mga bonus dyan na na-meet natin yung target natin. And then, yung mga pang-inom, and then pakain, and other expenses po. Including na po dyan yung mga labor ng pampadry natin o pagpapadry natin ng ating palays. So after this po, hintayin na lang po natin yung tumaas yung palay and then maghanap na po tayo ng buyer natin dito. So sa susunod po ng episode, ipapakita po natin sa inyo yung paano natin binenta yung harvested crop natin sa merkado. So magkano po yung bentahan, paano po natin binenta? Yun po. Hanggang dito na lang po muna mga kabaryo, and don't forget to subscribe to see my other future videos, and God bless po. Have a nice day. Hindi na magkita na kanila natin yung mga sa anon, wow. Sa mga na